LeBron James tuloy pa rin at hindi pa magre-retiro, yan ang kanyang announcement ngayong araw. Pero bago natin pag-usapan yan mga idol ay tingnan nyo muna eto ang sapatos na ito. Anong masasabi nyo mga idol sa unang tingin? Maganda ba? Pangit ba? Sobrang simple ba? Ano bang masasabi nyo dito mga idol? Ano bang thoughts, opinion nyo dito nga sa sapatos na ito? Kung kayo ay napapangitan, well, parehas kayo ng halos ng most of the NBA fans. Yan daw mga idol ang upcoming signature shoe ni Devin Booker. Parang normal na Air Force 1 nga daw mga idol, Nike Air Force 1. Parang yung nabibili nga lang daw sa tabi-dabi mga idol. Yan ang kanilang opinion about nga dito sa signature shoe ni Devin Booker, ang kanyang first ever pa naman sana. Pero nga mga idol, meron ding naman iba na nagsasabi na wag muna daw husgahan hanggat hindi pa nakikita yung ibang mga colorways. Ganyan din daw yung sitwasyon kay Jason Tatum mga idol nung lumabas nga yung litrato ng kanyang first ever signature shoe. Talaga naman na pinagtawanan yon ng maraming NBA fans, pero nung lumabas na yung ibang mga colorway ay ayun, nagustuhan nga nila, nagandaan sila. Pero mga idol, let me know your honest thoughts and opinions dito nga sa first look sa first ever signature shoe ni Devin Booker. At ngayon ay atin lang ang pag-usapan ng big announcement ni LeBron James ngayong araw na ito about nga sa kanyang retirement. Panoorin nyo at pakinggan ito mga idol. The real question for me is, can I play without cheating this game? The day I can't give the game everything on the floor is the day I'll be done. Lucky for you guys, that day is not today. Well, sinabi ni LeBron James dyan, the day I can't give the game everything on the floor is the day I'll be done. Lucky for you guys, that day is not today. Sa araw nga daw na hindi na maibigay ni LeBron James ang lahat sa larong basketball, ay yun din daw ang araw na siya'y magre-retiro na. Pero swerte nga daw tayo dahil yung araw na iyon ay hindi pa ngayon, hindi pa magre-retiro etong si LeBron James. At talaga namang cheer ang mga crowd mga idol, natuwa nga sila dito sa very unexpected na announcement ni LBJ. Pero I think mga idol, nung sa talagang interview ni LeBron James matapos nga nilang matalo sa Nuggets, nung sinabi niya na pag-isipan niyang hadaw ang retirement, ay medyo onti lang ang naniwala doon. Parang sinasabi nila na dala lang ng emosyon niya ni LeBron James dahil nga sa sobrang naging pagod niya sa season and then disappointment, frustration, kaya naman nasabi niya ang salitang retirement. Pero nga mga idol, mukhang ngayon ay nakapag-refresh na itong si LBJ. Clear na ang kanyang mind and ready na nga siya for another season. Ay ito, inannounce niya na siya'y muling maglalaro pero nga sa kanyang 21st year sa NBA. And mga idol, itong si LeBron James is getting closer and closer sa kanyang pangarap na matagal niya nang sinabi na gusto niyang makalaro ang kanyang anak na si Bronny sa NBA. Dahil matapos ng upcoming season na ito mga idol, sa 2024 NBA draft ay draft eligible na ang kanyang anak na si Bronny. And most likely na magpapadraft na nun si Bronny. So mga idol, after this season, kung maglaro pa si LeBron James next season, ay maa-accomplish niya na nga mga idol ang isa sa kanyang mga goal bilang isang NBA player / isang tatay na makalaro ang kanyang anak. So patuloy ngang paganda ng paganda ang off-season ng team ng Lakers at pati na rin ng mga fans. Matapos ng kanilang great moves this off-season, announcement ni LeBron, he will not retire and he will be back.